Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon. Hindi pa rin natatagpuan, mahigit na 4 na buwan na ang nakakalipas. Ako ang aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. Nako po, ano? 99.5% sa aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. Ito ang sagot ni Senator Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nang tanungin siya kung ano ang tsansa o ilang porsyento ang possibility na buhay pa o patay na ang nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Sa panayam ng damdaming bayan ng DZRH News, nagbahagi ng kanyang opinyon ang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa patungkol sa nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Sinabi niya na very slim chance na buhay pa si Catherine at nakita ng duguan si Catherine Camilon noon at dapat nga raw ay isinugod na ito sa ospital. Aniya, bigyan natin ng benefit of a doubt. Pero mga 99.5% sa aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. All indication leads to ganun nga situation. Dahil yun nga, may na-recover sa kotse, may nakakita sa sasakyan na duguan, at tapos yung sasakyan na na-recover may dugo ng biktima. So kung may dugo yon, sigurado dapat ay na-ospital na yon para mabuhay. Eh wala namang ospital na mapuntahan. So most likely talaga yon ay sinamangpalad na yung biktima. Masakit man, ayon ang aking paningin. Yan ang ating theory. Di natin masabi kung full conclusion na yon. Dahil in the absence of victim, di tayo makapag-conclude pero theory natin yan. Pinapaniwalaan natin 99.5% ani Bato de la Rosa. Para sa akin, masyadong very slim na ang chance na buhay pa. Sa akin, bigyan natin ng benefit of the doubt. Pero mga 99.5% ang aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. Nako po. Ano? Kasi bilang dating PNP chief, Senator Sir, yung mga ganitong malawak ang karanasan. Kaso hindi po bago sa inyo yung mga ganito. All indications lead to that situation. Ganon na conclusion. Dahil yun na, may na-recover yung kutsi na may nakakita na kinarga siya sa sasakyan na duguan. Tapos yung sasakyan na na-recover, may mga dugo yun ng biktima. So kung may dugo yun, sigurado dapat ay na-hospital na yun para mabuhay. Wala namang hospital na napuntahan. So most likely talaga yun ay sinamang palad na talaga yung biktima. Masakit man, pero yun ang ating paningin, yan ang ating theory. Hindi pa naman natin masabing full conclusion na yun. Dahil in the absence of hard evidence, doon tayo makapagpuntod. Pero theory natin yan na pinapaniwalaan natin 99.5%. Sa ngayon, hindi pa makapaghain ng kasong murder laban kina dating Police Major Alan De Castro dahil hindi pa nare-recover ang katawan ni Catherine Camilon. Kayo po, Senator Bato de la Rosa, bilang matagal na naging investigador, matagal na nanungkulan sa serbisyo sa Philippine National Police, sa inyo pong pagtaya, gaano sa tingin nyo kalakas ang ebidensya laban dito kay Major Alan De Castro? Talagang bang meron sa inyong pananaw, merong sapat na ebidensya para tumayo ang kaso? Para sa kaso na kasalukuyang nakapile laban sa kanila na kidnapping at serious illegal detention, ay malakas yung ebidensya na nakalap ng CIDG. Pero sa murder, ay hindi pa talaga mapile-file yung kaso na murder sapagkat yung body of the crime, yung katawan ng biktima ay hindi pa rin na-recover hanggang ngayon. So kaya nga hindi pa na-file yung kasong murder. Kung ito ay pinatay Manila at itinapon sa tamang lugar, hindi pa ma-file ng CIDG. Pero yung krimen ng kidnapping at serious illegal detention ay sigurado ako may malaki ang chance na yun ay papaboran ng korte.
What about yung pamilya nitong si Catherine? Humingi na ba ng tulong sa Senado para at least mapabilis ang paghanap sa kanya? Yung ang pakiusap nila kahapon, kaya nga nakarating yan sa Senado, no? Dahil lumapit na sila kay Senator Tolpo. At si Senator Tolpo naman ay nag-file lang resolusyon para magpakanakan ang investigation itong insidente ito. Mm. At yung ang kanyang resolusyon naman ay nirefer sa ating Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So, kaya tayo nagsagawa ng investigasyon. At kahapon naman, nandoon yung parents at saka both parents, ha, mother and father, at saka yung kapatid ng biktima. Andoon sila. Okay. Matatandang humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong February 27, 2024, ang kaanak ni Catherine Camilon hinggil sa kanilang hinaing dahil hanggang ngayon ay wala pa rin anilang kalinawan sa kaso ng pagkawala ni Catherine at maglilimang buwan na pero hindi pa rin siya nahahanap. Aminado ang pamilya ni Catherine na hindi umano agad nila sinabi sa mga nag-iimbisigang pulis ang nakuha nilang impormasyon na may relasyon ang kanilang anak kay dating Police Major Alan De Castro na itinuturing na pangunahing suspect sa kaso dahil baka makaapekto umano ito sa ginagawang investigasyon. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwi, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi po niyan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre, alam po, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas yung aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP, after sa NBI, apo, nasabi niyo rin po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi October. Pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po noong araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Opo. Mm-hmm. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ng hiningan nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun po, para kung doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Ah, nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi okay. Po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Sinang-ayuna naman ni Senator Rafi Tulfo ang sinabi ng kapatid ni Catherine Camilon na mas mabusising mag-imbisiga ang National Bureau of Investigation or NBI kaysa sa Philippine National Police or PNP. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ang investigation. Yun po ang napapansin ko. Pag kapwa PNP ang involved sa crime o suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. Sobrang lenient silang mag-imbestiga ng kabaro nila. Pero kung yan ay di nila kabaro, nakakulong na. Pag pulis, sobrang baby, inaamo-amo pa. Ang mariing pahayag ni Senator Idol Rafi Tulfo. Nagkakaroon parallel investigation, NBI at saka PNP.
Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-imbestiga? Bali, para po sa akin, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinakakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung hindi ko naman po sila ibinababa kasi tawag po dito, kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI pag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Opo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP. And I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances. In fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag police kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yun po napapansin ko sa Napolcom, siguro, this is, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo. Kaya nga, I suggest, dito sa ano, sa Napolcom, as you, Mr. Chair, being dating Chief PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok na pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Kasama na yan sa ating ginawang DNA forensic law. Kasama yan. Ngayon lahat pa lang. Oh, lahat kasama. Very good. Kasi lahat kung, ng police dapat kung, mayroong database ang DNA center ng PNP. So kung yan po ay nangyari pa sana noon, sapul na to. Sapul na. Ngayon lang, wala pa eh. Tumatakbo. Sana yung anong parliamentary status ng batas na yun? Jo? For interpolation na. Tulungan natin ng mobilis. I will support, Mr. Chair. Yeah. Thank you, Your Honor. Okay, in fact, co-auto daw pala ako dyan, Mr. Chair. Co-auto lang ako dyan. Yes. Tulungan kita sa interpolation. Yes, thank you. Para yan po yung maging ganap na batas. Now, Ma'am Ching Ching, nagsampa na ng kaso ang NBI at nagsampa ng kaso ang PNP? Opo. PNP, may sarili kayong kaso yung sinampa. Yes sir, the kidnapping and serious illegal detention against De Castro. Ang NBI po ata sir, hindi pa po nagpa-file ng kaso at inihintayan pa nga po ang ano nung Globe, yung pagbibigay nila ng ano bang tawag dito? Ng action po para mas mapaigi pa po yung investigasyon nila sa ngalan po ng ano, okay, ng data. Sa PNP, ano na po yung status ng case na ipinala niyo po na serious illegal detention?
Sir, we're still waiting for the resolution, sir, kasi the case was elevated to the regional level of the regional state prosecutor after the inhibition of the Batangas prosecutor's officer. Pina-inhibit niyo po yung prosecutor? And what was the reason again, sir, why you requested for inhibition of the prosecutor? Because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province, sir. She frequented the office of the prosecutor's office. So, with consultation with the Camelon family, we decided to file for Batangas prosecutor's office to inhibit and have the case elevated to the regional level of the DOJ, regional state prosecution, sir. And I would abide to what I've been saying. Give credit where credit is due. And you did a good job on that aspect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Colonel. Magandang ginawa niyo. Good move. Good move. Senator Dalbong, kung i-elevate niyo sa regional level, saan magagaling ang prosecutor? Regional state prosecutor? Yes, sir. The case is still under PI, sir. Mamaya, mga taga Batangas pa rin yung nasa regional level, ha? Tingnan nyo. Baka mas maganda, elevate na sa National Prosecution Office talaga. Hindi naman, sir. I don't think the RSP, sir, will put the reputation of their office at stake, sir, with this case, sir. Sigurado okay na kayo doon, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang Batangas, part pa rin ng Region 4A, di ba? Yes, sir. Sige, go ahead. Ang ibig sabihin kasi, Colonel, ni Mr. Chair, sana sa Manila na lang para talagang malayong malayo. Kasi kung Batangas, probinsya pa rin yan, baka meron pa rin siyang influence within that area. Although, sinabi ko na sa iyo, I commend you for that, doing that dahil at least na ipalayo ng konti. Kasi sabi niyo, he frequents yung council niya, he frequents that yung korte na yan. So, inilayo niya lang ng konti. Pero, may point nga naman si Mr. Chair, Senator De La Rosa, sana nagpa-inhibit na rin kayo at nag-request ng transfer of venue sana dun sa malayong malayo na kung saan totally zero influence na siya. Yung point ni, ano pong sagot ni dun ulit? We will consider that, sir, na with consultation from the Camelon family. We don't do action without their nod, sir. Since nandito na lang sila, di consult na natin. Ma'am, nakikinig kayo kanina pa, Ma'am Rosario. Sinabi nila, nilipat nila sa ibang venues pero Batangas pa rin yung mag-handle ng case. Sa region pa rin, level, which is Batangas province pa rin. Ngayon, ang suggestion ni Senator Bato de la Rosa, i-transfer sa malayong-malayong lugar, labas na Batangas, tulad halimbawa na Manila, Cavite, o Quezon City. Ano po sa inyong palagay? Kasi raw, kailangan konsultahin daw kayo. Sa amin po naman, sir, dahil kami naman po talagang nagtitiwala sa kanila kung ano po yung alam din nila na mas makakabuti at makakatulong po sa pagresolba ng kaso, doon po kami, sir. Kung mamarapatin po nila na dalahin doon sa mas malayo para makalayo talaga sa kanila, willing naman po kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo doon sa suggestion ni Senator Bato na ilabas sa Batangas yung kaso, with your permission daw, sabi ni Colonel Malinaw, papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Ano okay lang po, sir. Okay lang po sa amin kung ano po yung mas makakahigit pa na ganda o mas makakatulong para po magkaroon talaga ng linaw. Mas makakatulong nga po, tulad po sinabi ni Senator Bato. Opo. Pag yan po inilipat sa malayong-malayong lugar, wala sa Batangas, mas malakas ang laban, sir, po natin. Kasi wala na siyang influence. Totally yung council. Kasi yung council, sabihin na natin, anong lugar po ito sa Batangas? Yung kaso? Pinagmulan? Batangas sa Provincial Prosecutor's Office, sir. Saan po banda? Batangas City? Batangas City, sir. Tapos, sa province? San Pablo, sir. That is based, ang DOJ Regional State Prosecution, sir, is based in San Pablo City, sir. Kaya nga. Laguna. Batangas Laguna, sir. Laguna. Ah, Laguna na. Yes, sir. Okay. So, sabi mo kasi, Batangas Provincial, so Laguna na. Yes, sir. Komportable na po kayo, Ma'am, Laguna? Okay, okay naman po na kung yun po, baka naman po hindi na yun mapapasok nung ika ngayon ng galing sa Batangas na nakaka-impluensya, sa akin, sa amin nga ho, kahit saan, basta saan ho yung mas higit na makakatulong, sir. Doon ho kami. Kahit ho saan kami dalahin.
kung saan ho kami, kung alin ho yung mas magkakaroon ng tunay na kalinawan, doon ho kami, sir. Okay. Wala hong problema sa amin. Anyway, Your Honor, Senator Dolpo, komportable naman daw yung sa ADG sa Regional State Prosecutor na Region 4A. So okay na kayo kung komportable, yes, na kayo doon? Yes, sir. Yes, sir. So, para mas mabilis. Okay. And then, Mr. Chair, may I request na ipatawag natin si Mayor De Castro? Yes. Ipasabi na natin? Kumsek, issue sabi na. So, that's a motion, ha? So, I rule the motion in favor of Sir Dolpo that we have to issue sabi na to subjects Senate Mayor De Castro and magpantay. Dalawa lang sila, no? Nanapailan? Sa kasi magpantay. Issue sabi na. Tumulong rin kayo mag-serve ng sampina, ha? Si IDG, hanapin nyo. I-serve ng sampina sa kanila, ibigay nyo. Thank you. Next hearing, para nandito sila. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.